daw mga ka-greenie, kung love ninyo at nagko-collect din kayo ng mga plants, please like and subscribe to my channel, Ana Duran. Follow and like din po ninyo ako sa aking FB page, Ana Duran. Yung Instagram ko naman is Ana Duran 8. And for today's video, i-share ko sa inyo ang 5 mistakes in taking care Black Prince succulent. Disclaimer lang po, hindi po ako expert sa pagbibigay ng plant care tips. Magsishare lang ako through my experience, experiment, and observation sa aking mga succulent. Ito nga pala yung aking 3 Echeveria Black Prince or tinatawag din silang Imbricata. At ito yung hitsura niya. Ayan. So malalaki yung leaves niya at malaki or mataba ang kanyang stem. So, hindi lang masyadong kita. At ang unang mistake sa pag-aalaga ng Black Prince ay ang kanilang potting mix. May mga plant collector kasi na kapag binibili sila, lalong-lalo na pag sa Benguet, naka-air dry na. Pero kagaya ko, hindi ako nag-air dry kasi bumibili ako sa Dangwa ng naka-seedling bag or merong original potting mix. Yung mga iba na naka-air dry, okay naman yon. Pero dapat kapag dumating sila sa atin ng naka-air dry, wag muna natin silang ipat kasi nagbiyahe sila, stress sila. So, pwede natin silang ilagay muna sa area na medyo may liwanag, at least 2 to 3 days. Parang i-acclimate muna natin sila. Pero wag din masyadong matagal na naka-air dry uli. Kasi naka-air dry na sila dun sa pinanggalingan nila. Pagkatapos matagal pa natin silang i-air dry, so may tendency na maglaga sila or mabawasan yung mga leaves nila na pagdating ay ang ganda-ganda. Pagkatapos maobserbahan mo na lang ng ilang araw, naglalaga sila o nagmamashi sila. Pwede kasing over air dry yun. Pero kung ikaw ay sanay na sa matagal na air dry at inaantay mo na magka-roots siya bago siya ipat, basta kapag nagka-roots na siya ng kahit iilan or hindi masyadong makapal, pwede na agad siya ipat. At sa akin naman na hindi nag-air dry, dapat ang gagawin natin kapag nabili natin na naka-seedling bag siya, naka-original, potting mix siya, kagaya ng nabibili ko sa Dangwa, una na gagawin, ilalagay muna natin sila dyan sa tabi-tabi na may liwanag. Huwag muna natin ipapat. Kasi may iba, kapag nakabili sila sa garden shop, excited sila na iripat agad. Huwag muna. Kasi kailangan i-acclimate muna natin. At least 1 or 2 days. Kapag okay na yon, tanggalin na natin sila sa seedling bag kasi dry na yon, at kalbuhin natin yung original potting mix. Kasi matutubuan naman yun ng panibagong roots kahit na nakalbo nyo yung original potting mix niya. Pero meron namang iba na hindi din sila nagtatanggal ng original potting mix. Dapat mas okay na kapag hindi kayo magtanggal ng original potting mix, ilulus nyo siya. Yung parang paluluwangin nyo yung potting mix ng inyong Black Prince para kapag nagdagdag kayo ng gawa nyong potting mix, yung DIY nyo na potting mix, medyo loose yung soil na original. Kasi ang ginagamit ng mga taga Benguet na potting mix sa Black Prince at saka rose cabbage ay iisa, parang putik, napakatigas. So kailangan talaga siyang ilus kapag hindi kayo magtatanggal ng potting mix. Dahil hindi makakahinga ang inyong succulent. So hindi makakahinga yung roots niya, yung stem niya, even yung ito, hindi siya makakahinga, kaya kailangan tanggalin niyo yung original soil niya or ilus niyo yung original soil niya. So dapat ang potting mix ng mga Black Prince ay may pumice, merong vermicast, additional na lang yung rice hull at saka coco peat. Pero kung maglalagay kayo ng coco peat sa Black Prince, kailangan konti lang.
At ang pangalawang mistake sa pag-aalaga ng rose cabbage ay ang watering. Pwede kasi silang ma-overwater at saka ma-underwater. Kapag bago ang inyong black prince, hindi siya minamadali na diligan. Pag bagong ripat ito, 1 or 2 weeks bago siya dinidiligan. At kapag magdidilig ka na sa black prince, pag bagong ripat, konti lang din, hindi siya madami. Hindi kagaya ng mga stable na black prince na. So kapag stable sila, regular na dapat nadidiligan sila ng medyo madami na. Pero hindi rin dapat na overwater ang ating mga black prince, lalo na pag umuulan, yung tuloy-tuloy ang ulan, halos ilang araw, walang tigil. Nako, pwede silang ma-root rot, ma-stem rot, at saka mategi. Kapag underwater naman yung mga black prince, nagiyelo sila. Hindi lang sa overwater yung nagiyelo, pwede rin nagiyelo leaves yung mga black prince kapag underwater. At isa pa, kapag underwater ang ating black prince na dehydrate sila, nagda-dry yung mga leaves nila sa ilalim. Nakakalbo sila. Kagaya niya, no? Ito, o, oh, yan, o, oh, dry, and then dry, ayan, mauubos na siya. Diba? So, dapat, pag stable na yung ating mga black prince, nababantayan natin sila. Hinihipo natin ito kung ano na sila, payat o kaya wrinkled, malalaman nyo naman na payat siya. Kailangan observant ka talaga sa iyong succulent kung ano yung itsura nila, laki nila, at saka hinihipo nyo sila para alam nyo kung ano yung pagbabago na mangyayari sa kanila. Yung napansin nyo na dry na yung potting mix niya pero 3 to 4 days pa lang, huwag muna kayong magdidilig. Pero kung napansin nyo na dry na pagkatapos 7 o 8 days na magdilig na kayo. At ang pangatlong mistake sa pag-aalaga ng ating black prince ay ang kanilang sunlight. Kapag ang mga black prince pag bagong ripat, hindi rin kinakailangan na paarawan sila ng direct sunlight. So kapag bagong ripat sila, nilalagay muna sila sa shaded area ng 1 week. And then, i-introduce nyo sila sa sunlight paunti-unti. Pag 2 weeks na, 3 weeks na, morning sun. At mga susunod na araw, pwede na siya sa full sun kapag stable na ang inyong black prince. Ito, itong aking tatlo na ito, stable na sila. At pwede sila sa full sun. Itong black prince ko na naka-clay pot, dito yan, sa aking plant truck. Nag-start ang kanyang sunlight from 12 noon until 5 p.m. Pero ito, ayan, hanggang 2 p.m. lang. Dapat nakaka-receive ang mga black prince ng 6 to 8 hours dahil kapag hindi nila nakukuha yun, nagiging green sila. Hindi sila nagiging black. At pang-apat na mistake sa pag-aalaga ng black prince ay ang paggamit ng fertilizer. Dapat gumagamit or naglalagay tayo ng fertilizer sa mga black prince, even sa lahat ng mga plants natin at saka cactus and succulent. Kasi malaking tulong na may fertilizer ang ating mga succulent, lalo na itong mga Echeveria black prince, para ma-maintain natin yung laki nila at ganda nila. Kasi isa yon sa nagpapalago at nagpapahealthy ng ating mga succulent ang mga fertilizer. Pero dapat gagamit tayo ng mga fertilizer na pang succulent, at ang fertilizer talaga na pang succulent ay ang Osmocote. So pang dagdag na lang yung mga ibang fertilizer na pang paganda at pang pahealthy sa kanila, yung mga organic or natural na fertilizer. Pero huwag nyong aalisin yung Osmocote na fertilizer. At ang panglimang mistake sa pag-aalaga ng mga black prince ay ang hindi paggamit ng fungicide at insecticide. Dapat gumagamit tayo ng mga ganon kasi ang mga succulent at cactus ay prone sila sa fungal infection at saka mga insect. So, hindi mo mamimaintain ang ganda nila at hindi mo rin mamimaintain ang pagiging healthy nila kapag hindi tayo gumagamit ng insecticide at saka fungicide. Talagang papangit sila. Kasi kapag walang insecticide at saka fungicide, itong mga black prince na to, pwede silang magkaroon ng fungal infection na rust fungus at saka mildew
At yung isa pa yung tuldok-tuldok na maliit pa lang, pagkatapos lalaki sila, mga hawa sila sa buong leaves. So kailangan talaga pag bagong ripat or pagkatapos natin iripat, isprihan natin or gamitan natin sila ng fungicide. At kailangan din na meron tayong insecticide. Kapag magriripat ka ngayon ng mga succulent, kailangan sa potting mix pa lang maglalagay ka na ng insecticide. Halimbawa yung Sevin and then yung Starkel G, ihalo mo na yun doon sa potting mix mo para meron ka ng protection at panlaban sa mga insect, lalo na sa ants, pagkatapos sa mealybugs at saka sa aphids. Kapag nagpapat ako, hinahaluan ko na sila ng insecticide. At saka pagkatapos ko naman, iripat sila, nag-i-spray ako ng mga fungicide kagaya ng Ditane, Toroge. So yun yung ini-spray ko sa kanila kapag tapos ko na sila ipat. Dapat maglagay tayo nun kasi yun yung isa sa makakaiwas na pumangit yung ating mga succulent. Kasi pag nagkaroon ng punggusya na yan o dito itim, kaya parang may mga ano na sila, tuldok-tuldok na madami, wala na. So kailangan mo na siyang tanggalin kasi hawa siya. E paano kung ito, buong ito, meron, tanggalin mo, so papangit. May iba kasi, hindi na siya nakukuha sa fungicide kapag meron na siyang infection. So, ang magandang dapat gawin ay pagkatapos nyo iripat or pagkaripat nyo, meron na kayong nilalagay na fungicide at insecticide. At iyon yung na-observe ko na 5 mistakes sa pag-aalaga ng mga Black Prince. Sana may nakuha kayong tips sa video ko na ito. So, umunang magpasalamat kay YouTube kasi meron akong thank you logo. So, nakalagay siya dyan sa screen ko. Katabi siya ng like, dislike, download o kaya clips. Kung natuwa kayo sa akin at gusto nyong mag-send sa akin ng money, ayan, i-click nyo lang yan. Meron dyan 50 pesos, 125, 250. Ayan, mamili lang kayo dyan. Huwag din po mag-skip ng ads para tulong po ninyo sa akin. Shoutout muna sa aking mga new and old kagrini. Maraming salamat po sa inyong lahat. Always sa panunood po sa akin. Kung nagustuhan po ninyo aking video for today, don't forget to share and hit the bell notification para updated kayo sa mga susunod ko pang i-upload na video. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Thank you mga kagreenie. Bye-bye.